if ikaw, alam mo ang ganito kasi mga information at pinili mong itago at still manghikayat na gawin ang mga bagay-bagay for your own advantage. Then, it's a scam. Hi guys, it's me again, Rich. Another week, another video na naman tayo. For this week's video, pag-uusapan natin yung naging issue itong nakaraan lang sa mundo ng mga small YouTuber. Pero bago tayo magsimula, i-welcome ko muna ulit kayo dito sa ating channel. Welcome to Rich Tips Official. If ikaw ay interested sa mga YouTube tips, editing tips, at tech tips, subscribe na! At don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga next videos. If okay na at nakasubscribe ka na, tara, simulan na natin. So yun na nga, nung nakaraang araw lang, nagkaroon ng issue dito sa mundo ng mga small YouTuber. Ito ay ang paangat program. Scam nga ba? Nagkaroon ng issue at di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga YouTube educator at ng mga nagpapaangat program. Na kung saan ang dalawang ito ay may layunin na makatulong sa mga baguhan at small YouTuber para mag-grow ang kani-kanilang mga channel. Ang isa ay mag-grow sa tamang paraan at ang isa naman ay mag-grow sa mabilis na paraan. Layunin ng dalawang ito ay matulungan ang mga small YouTuber at ang nagnanais na mag-grow ang kanilang mga channel. Ang mga YouTube creator ay nagbigay ng mga facts, mga impormasyon na naaayon sa policy at guidelines ni YouTube. Sa kabila naman, ay nagbigay ng kanilang mga opinion sa kung paano nila nakikita na kung paano nga nila matutulungan ang mga small YouTuber. Nahati ang mga opinion, pananaw at paniniwala ng mga small YouTuber kung alin ba ang mas makatutulong sa kanila para mag-grow ang kanilang mga channel. Ang tanong, scam nga ba ang paangat program? Ang mga small YouTuber o mga baguhan na nagnanais na palakihin ang kanilang mga channel ay clueless sa simula. Wala pa sila gaanong kaalaman kung papaano ba ang kanilang dapat gawin. Naghahanap sila ng mga stepping stones to start. Kaya nakakapag-participate sila sa ganitong klaseng mga activity. Ang sub for sub. VLS, VLCS, watch to watch, premiere to premiere, at ang paangat program. Ano nga ba ang meron sa paangat program? Ang layunin sa paangat program ay makatulong sa mga small YouTuber na mag-grow ang kanilang mga subscribers, watch hour, revenue, at kanilang community. If ang paangat program na nasalian mo ay part nito ang paangatin ang community mo na kung saan makaka-gain ka ng mga friends, ng mga supporters, at ng right people with interest or mga taong interested sa mga videos na ginagawa mo. If meron ito sa mga paangat program na nasalian mo, edi okay. Pero, if ang paangat na nasalian mo ay nakafocus sa subscriber growth na kung saan ginagawa nyo ang dikit kalembang, hindi ka nakaka-gain ng organic subscribers. Kung puro sub for sub activities lang ang ginagawa nyo sa paangat program, dun tayo magkakaproblema. Ang sub for sub, ito ang activity na nakikipagpalitan ka lang ng subscriptions kahit hindi ka interested sa content or videos na ginagawa ng kapalitan mo. Just for the sake of sub count growth. Sa sub for sub, your sub count will go up but the view count will stay low. Bilang small YouTuber, ano ba ang proseso na ginagawa mo?
bilang isang small YouTuber, tayo ay nag-a-upload ng mga videos. After mo mag-upload ng videos, dito papasok si YouTube na isa-suggest at ire-recommend niya ang mga videos mo. Ire-recommend niya ito sa group of people na magkaka-interest sa mga videos mo. If okay ang naging result ng recommendation, ire-recommend naman niya ulit sa another group of people and so on and so forth. Kaya may mga nagva-viral videos. E paano naman kung hindi maging okay ang result ng YouTube recommendation sa mga videos mo? YouTube will stop the recommendation ng mga videos mo. E kanino nga ba nire-recommend YouTube ang mga videos natin? YouTube starts recommending your videos sa iyong mga subscribers. Pero dahil ikaw ay nakipag-sub for sub or sumali sa paangat program na dikitan lang ng dikitan, ikaw ay nakagain ng mga non-organic subscribers. Non-organic subscribers will not watch your videos that YouTube recommend. Non-organic subscribers have lack of genuine interest sa mga content or videos mo. Your videos were recommended sa mga maling tao. And then, your channel will not grow. Ito ang gustong ituro ng mga YouTube educator. In order for you to grow your channel, kailangan mong makabuild ng iyong fanbase. Sila yung mga taong manunod sa'yo at susuporta sa'yo. Sila yung mga tao na may genuine interest sa mga content at videos mo. Pero if ikaw ay nag-iipon at nagpapataas lang ng subscriber count na puro naman hindi organic, hindi din ito makonsider na growth sa channel mo. So, saan pupasok ang scam dito? Ito, hindi lamang to sa mga ilang paangat program. Hindi ko nilalata, pero sa mga iilang paangat program. Pati na din sa mga paid boosting or kung ano-ano pang activities na nagbibigay sa atin ng false expectation. Kagaya ng paid boosting na magpa-boost ka na lang pero may bayad. At sasabihin ka nila, bibigyan ka nila ng false expectation na mababawi mo din naman agad yung ginastos mo once na maging monetized channel ka na. Sa mga paangat, nasasabihin, tara sali ka, sabay-sabay tayong umangat. If magseset ka ng false expectation sa isang baguan o small YouTuber, doon papasok at makakonsider natin na ito ay scam. Sa scam, hindi lang ito tungkol sa pera. Scam kasi you're setting a false expectation. Dapat sinasabi natin, ine-educate natin at ini-inform natin ang mga baguhan o small YouTuber sa mga disadvantage na kanilang mga gagawin. Giving misinformation na kung saan nagbibigay lang tayo ng kung ano-anong impormasyon para lang pumabor sa atin ang sitwasyon. Also, setting mindset na kesyo hindi naman tayo sikat, kaya ganito na lang ang gawin natin. At kung ano-ano pa. At meron pang iba na nagsiset ng kung ano-anong mechanics na hindi papabor sa mga baguhan or small YouTuber. Scam is a deceptive scheme or trick used to cheat someone out of something. If ikaw, alam mo ang ganito kasi mga information at pinili mong itago at still manghikayat na gawin ang mga bagay-bagay for your own advantage, then it's a scam. If ikaw naman ay hindi aware sa mga ganito klaseng bagay at ngayon nalaman mo na na may mali pala, then it's time to change at i-correct natin yung mga maling nagawa natin. Hindi lang naman ng mga baguhan or small YouTuber yun ay scam dito. At
pinari sa YouTube ay nai-scam dito by manipulating and artificially inflate your metrics sa iyong YouTube analytics. It's good to have an initiative to help. Walang masama tumulong. Pero sana ang pagtulong ay nasa tamang paraan. Minsan kasi akala natin nakakatulong tayo. Yun pala, merong consequence ito in the long run. Like, joining this, doing that, mabilis ka makaka-graduate. And then what? Graduate ka nga. Wala ka namang viewers. Mag-start ka pala maghanap ng organic once graduate ka na. Eh, di lalo mo na pinahirapan ang sarili mo. Kasi, kunwari, yung graduate ka, meron ka ng 1,000 subscribers. Then, out of that 1,000, 900 ay hindi organic. So, meron ka na kaagad 900 na mag-i-ignore sa mga videos or content mo na isasuggest sa kanila ni YouTube. And it will happen over and over again if you keep doing those kind of activities. Remember this, non-organic sub count growth is not equal to channel growth. Monetization is not equal to revenue. At hindi nilagay ni YouTube dyan ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours as a requirement para lang to complete. Nilagay ito to prepare your channel para pag-monetize ka na, naka-build ka na ng iyong fan base in order for your channel to grow. So yun lang, hanggang dito na lang. Sana may natutunan ka at sana nagustuhan mo. And if you do like this video, hit a thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero wag na wag mo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell for more updates. Pero syempre, bago tayo magpaalam, mag-iiwan na naman ako sa inyo ng Rich Mind kasabihan. Pangit ang isa at may itsura ang isa, love is blind. Pag parehong may itsura, perfect combination. Pag parehong pangit, meant to be. Bye!